banggitin ang ating mga official Lingap Reactors sa Chika Series. Mga Kalingap, kumusta po kayong lahat? I hope nasa mabuti po kayong kalagayan. So ngayon ay ako'y nagpapasalamat sa mga silent viewers ko po na patuloy po sumusuporta dito sa aking YouTube channel. Please subscribe po natin si Kalingap Prab, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Unicap, and Karepa. So dito sa video ito, dito mo po masusukat kung gaano kabait si Kalingap Prab sa mga taong tinutulungan po nila. So lalo po akong napabilib at saludong-saludo kay Kalingap Prab, lalong-lalo na yung mindset po niya. Ano kasi wala po siyang pakialam kung ano yung mga nakaraan nyo. Basta ang tanging hangarin lamang po niya ay makatulong sa mga taong nangangailangan ng tulong. Lalong-lalo na po kay Tatay Robel. So panuorin muna natin to at pakinggan natin mabuti at lalong-lalo na ay unawain po natin. Huwag po natin musgahan si Tatay Ruel kung ano man po yung mga nagawa niya noon. No? So ito po yun. At yan po ay action. Ipapa po ang action sa problemang yan. Mm-hmm. Kasi may napunta sa bahay at nasusundot na parang pinagbulaanan yung mga sinabi Tatay Ruel na sila daw yung masama. Medyo magulo po. Pag mga ganyang klaseng issue po ay ako po ay iwas po ako dyan. Oo. Si Papa po, si Papa na pong bahala dyan. Ito po ang magaling sa ganyan. Mm-hmm. Ako naman po ay ang gusto ko lang po ay makatulong. Basta kung ikaw lang matulong, kami po ay handa lang tumulong. O, diba? Naging ano mo, naging kumbaga ay nakaraan mo. Oo. Yan ay aming tatanggapin. Oo, oh, di ba? Ang bait ni Rab. Kung ano man po yung naging... So, isa pa, itong si Tatay Ruelis, nangangailangan po siya ng tulong at saklolo nila Kalingap Rab. Kung ano man po yung nagawa ni Tatay Ruel sa mga kapitbahay niya, gawa po yun ng rules ng may-ari na sinusunod lamang po ni Tatay Ruel. So, sana bigyan ng second chance at pakinggan din po yung panig ni Tatay Ruel at lalong-lalo na po yung mga anak niya. Na alam naman po natin na puro babae po yung anak ni Tatay Ruel at lalong-lalo na is pinagbabantaan po ang kanilang buhay. So sana i-rescue po nila ilipat na nila agad at huwag nang ipalala yung sitwasyon ni Tatay Ruel dahil nga sariling kaligtasan niya po ay binabantaan niya. No, na siya daw po ay, alam niyo na, magpapakamatay. Gawa ng stress sa kapaligiran. Ano? Nakaraan mo. Hanggat kailangan niyo po ng tulong, tutulungan po namin. Ang bait ni Rab. No, ang bait niya. Ay, manang-mana kay Kuya Val. Ngunit, yun nga po. Ito nga pong sa kay Tatay Ruel ay away po ito ng ano eh. Ang pagkakalam ko, si Marky at yung tiyuhin, si Marky at si Tatay, si Maki at saka si Tatay Ruel, ang pagkakaalam ko din po is parang magpinsan po sila. Pinagbawalan ni Tatay Ruel na magputol ng kahoy, mananim, o magkuha ng doon sa quarry, kaya nagagalit sila sa pamilya ni Tatay Ruel. So sumusunod lamang po si Tatay Ruel kung ano yung mga nakasaad sa kasulatan, dapat unawain po natin mabuti at huwag po natin gipitin ang pamilya ni Tatay Ruel. Lalo po siyang may stress. Kapit-magkapit bahay. At si Papa na po ang kaya natin. Ang katilang mukha ko. Kumuha ng paraan para magkaayos po sila. Oo, syempre. Dahil nga, yun naman po talaga yung adhikain ni Kuya Val, yung mag-ayos ang dalawang panig, lalong-lalo na is pamilya po sila. Hindi naman po sila magkalayong kamag-anak, iisa lamang po yung dugong nananalaytay sa kanila. So sana habang hindi pa nakalipat sila Tatay Ruel ay marisolba itong isyong ito. Kasi napakahirap na lumipat sila Tatay Ruel doon tapos sa bagong tirahan nila tapos may issue pang ganun. So hindi po natin alam kung ano ba yung magiging resulta nito. Pero alam naman po natin na lahat po gagawin ni Kuya Val para
maayos ang kalagayan nila, Tatay Ruel. At para sa akin, kung ano man po yung nakaraan ni Tatay Ruel, please bigyan po natin ng second chance dahil nga, napakahirap po bilang isang padre at pamilya na sarili mong pamilya is binabantaan ang tawag nitong ang buhay nila. So alam po natin na napakaliging kaso po yan kapag napatunayan na may pagbabanta po sa pamilya ni Tatay Ruel. Dahil kung ano man po ang mangyari sa misis niya, sa anak, no, at kay Tatay Ruel, obligado po ang sila Maki na sasagutin yung mga nangyari, syempre. Ano, dahil nga hindi naman po magsasalita ang anak ni Tatay Ruel kung walang katotohanan. Tiyak din ako, ipagtatanggol nila ang kanilang papa. Lalong-lalo na sila lamang po ang nakakaalam kung ano ba yung tunay na dahilan bakit nagkagwalo at kung kailan nilipat na sila, Tatay Ruel, is nagsilabasan po sila at madaming binabatong salita patungkol kay Tatay Ruel. Ano? So, marami pong salamat. I hope na nagustuhan niyo po itong reaction video ko. Thank you po.